Ang cute, my God, karapata. Welcome sa Exotic Panda. At kamusta kayo? Excited ako para sa video na to kasi isa sa pinakahihintay kong tarantula ay finally makukuha na rin natin. At kung makikita nyo, ito yung package natin. Galing ito sa Pulp Fiction. At huwag na natin patagalin pa. Tara, simulan na natin. May pa-ballpen pa sila, ha? Nakasulat, Pulp Fiction, Tarantulas. Yan, may heat pack pa. Maganda yung pagkakapak nila dito kasi sobrang init. At yung panahon ngayon dito sa amin kasi malamig. Tingnan nyo, ang daming shredded na papel para maging safe yung mga tarantula natin. Yan, nasa pinaka-ilalim na ilalim talaga sila. So, meron tayo ditong enclosure. Para kanino kaya ito? So, mamaya na natin i-check yan. Lagay muna natin sa side. Ito yung una sa mga order natin. Tapos ito pa yung dalawa. May dalawa pa dito. Kasi ang order ko talaga, apat lang. And then, bibigyan daw niya ako ng magandang freebie. Sabi sa akin. Anim sila lahat. So, dalawa yung freebie na binigay nila sa akin. Wow. Ayos. Napakabait naman ng Pulp Fiction. Check lang natin tong box. Baka meron pang naiwan sa ilalim. Isa so, talaga sa mga binili ko ang Pamphobidius SP Makala. Tapos yung Pamphobidius SP Cascada. Pero itong Pamphobidius SP South Ecuador 2, hindi natin ito binili. So ito nga yung freebie natin. Napakagandang freebie. Medyo mahal pa rin kasi itong species na to. Talaga napakaganda nga nang binigay nila sa akin na, ano, na freebie. Agaya nga ng pangako nila. At itong Salmopeus Pulcher, binili natin to. And then itong Salmopeus Cumberjay na sling ay freebie din, binigay din nila. Nako, sobra, daming freebie. At ito na nga, ito na talaga yung main event dito eh. Ito na yung ating Typoclina Celadonia or ang Brazilian Jewel. Ito yung pinakihintay natin, finally meron na rin tayo. So hindi na natin patatagalin to. Lipan na natin sila sa mga bago nilang bahay para makapag-settle na sila. So unahin natin dito yung Pamphobidius SP Makala natin. Yan, medyo malaki siya, nakikita nyo. Yan, buhay siya, gumagalaw. Sorry, ikot-ikot ka muna. Yun. Yun. Ganda. So medyo malaki na to. Siguro mga nasa 3 inches na to. Unsex ko binili. Parang medyo bad mold. Okay lang dahil kaya nating ayusin yan. Ganda oh. Red na red. Susunod naman natin tong Pamphobidius SP Cascada na galing din sa Ecuador. So, sabi sa akin ng Pulp Fiction, minessage ako na kamusta daw ba yung SP Cascada kasi medyo bad mold sa ibang legs niya. May stuck na mold kaya tinatanong nila kung okay lang ba yung Pamphobidius SP Cascada natin. Tapos sunod naman natin tong freebie natin. Itong Pamphobidius SP South Ecuador 2. Next naman natin ay ang Salmopeus Cumberjay. So ito, freebie lang din to. Napakabait ni Martin at ni Alexandra ng Pulp Fiction. Ah, oh, Diyos ko. Yun yun. Teka, liit. Diyos mio. Oh.
Parang kasisilang mo lang ah. So yan, Trinidad Chevron. Parang magandang tumira sa South America at puro magaganda ang species nila dun. So yan, dito na siya, mabilisan tayo. Susunod ay ang ating Salmopeus pulcher. Galit na galit ha. Pinalabas lang kita saglit, galit na galit. So yan, ganda no. So ayun ang Salmopeus pulcher natin. At ito na nga, ito na yung pinaka hihintay natin sa lahat. At ito nga may kasama pang enclosure. At ang sabi sa akin ni Alexandra, may starter trapdoor na siya. At yan, nandun na yan sa gilid. Kung nakikita nyo, meron din siyang sponge dun sa taas. So it's either mamimili ako kung lid yung ilalagay ko or yung sponge. Kasi yun nga, kailangan nila ng ventilation. So ang ginawa ko dito, nisprayan ko lang, as in sobrang light na spray lang para ma-rehydrate ng konti yung substrate, yung enclosure. So ito na nga ang type of clay na Celadonia natin, ang tinatawag nilang Brazilian Jewel. Nako, napakaliit, napakahirap pang kunin nito. Wala akong maliit na tweezer. Kailangan dahan-dahan lang tayo dito kasi baka pag napisa natin, bye-bye na. Yan, tanggal din, nanginginig-inig pa eh. Yan, grabe naman to, napakaliit. Oh, tingnan nyo, grabe. Kala mo garapata, grabe. Napakaliit. Ang cute, my god, garapata. Oo, ayun siya. Tinan nyo maglakad, kala nyo robot, no? Grabe. Oh, shit. Ang bilis pala. Kalit-lit. Ang bilis. Grabe. Napakaganda talaga. Tinan nyo yung kulay. Talagang Brazilian jewel talaga na matatawag. Isipin mo, ganito kaliit na tarantula worth $500 or 25,000 pesos para sa ganito kaliit. Pero worth it naman. Tignan nyo naman, napakaganda. As in, napakaganda talaga. So, hindi pa nga talaga naayos yung pagiging legal ng type of clay na Celadonia dito sa US. At itong specimen na nakuha natin na to ay captive bred. So, na-produce to nila Alexandra ng Pulp Friction noong August of 2019. At hindi sila import from Brazil or kahit saan mang lugar sa mundo. At yun nga, medyo napagtatalunan pa ngayon kung legal ka bang magkaroon ng ganito dito sa US. Technically, hindi legal. Pero hindi kasi naayos yung issue about dito sa mga Brazilian species na import dito sa US illegally. Trusted na tarantula breeder naman to sila, Alexandra. So siguro wala naman tayong magiging problema kahit na ilabas natin to. Grabe, napakabilis niya tumakbo. So pumunta siya dito sa damit ko, tapos talagang nag-roam siya ng nag-roam sa damit ko. Nakakatawa-tawa kasi sobrang liit. Baka mapisa natin. At ayan na nga, nailagay na natin sa enclosure niya. Bali, ito, paano i-keep tong type of clay na Celadonia? Kailangan talaga nasa napaka-dry na environment. Dahil wala akong makitang water dish yung panahon na yun, kaya nilagay ko muna dun sa enclosure na pinadala ni Alexandra. At kung makikita nyo, ito, nilipat ko na siya sa enclosure talaga na paglalagyan ko sa kanya. Kung makikita nyo, parehas lang din ang laki ng vial na pinadala sa akin. Itong mga type of clay na Celadonia na to, kailangan yung enclosure nila, una, sakto lang para sa size nila. Hindi mo gugustuhin na sobrang laki para sa kanila yung enclosure, para hindi sila mahirapan maghanap ng prey.
or ng pagkain nila. Pangalawa, kung paano natin sinet up yung enclosure, hanap muna tayo ng pwedeng maging water dish. Buti may mga laruan na Lego tong kapatid ko at ito yung gagamitin natin. So bago ko dinikit yung gagamitin nating water dish, ay hinintay ko munang gumawa ng trapdoor yung Celadonia natin. Dahil gugustuhin mo na sa tabi mismo ng trapdoor nila, ilalagay yung water dish para lagi silang may access sa tubig at madali rin nilang marerehydrate yung sarili nila pag kinakailangan nila. Ang misting nila siguro once a week lang. Tapos yung spray mo, half lang ng pagpindot mo, hindi talaga basang-basa. Or hindi katulad ng ginagawa natin na sobrang misting sa mga slings natin. At always make sure na nire-refill mo yung water dish nila kasi madali silang ma-dehydrate. Kaya dapat laging may access sa tubig. Yun talagang ideal na setup para sa Tepo Clay na Celadonia. Water dish na malapit sa trapdoor nila. At sa pag-setup naman ng bahay nila, cork bark lang. Kung nakita nyo, may maliit lang na cork bark tapos may mga crevices lang dun para dun, kasi dun sa mga crevices na yun, dun sila magsisettle, dun sila maggagawa ng trapdoor. At pinakamaganda sa lahat, maglagay kayo ng sphagnum moss tapos leaf litter lang kasi yun yung magiging materialis nila para gumawa ng trapdoor, para maging natural yung itsura ng trapdoor nila, magbe-blend dun sa kulay ng cork bark. At kung yan, kung nakikita nyo, di ba, sobrang blend na blend yung trapdoor nyo dun sa cork bark na nilagay natin. At yun din, kung nakikita nyo, may sponge na binigay sa Alexandra. Yun, para maganda yung airflow dun sa loob ng enclosure. Pero sa akin naman, para mas maging safe. Safe naman yung sponge, pero para sa ikakatahimik ng kalooban ko, mas gusto ko yung may takip talaga. Kaya gumawa ako ng enclosure. Ito, itong enclosure na to, nakita nyo, sobrang tad-tad ng ventilation sa gilid, saka sa taas. At yun nga, ang purpose nun kasi, madali silang masuffocate pag konti lang yung ventilation mo. Nakikita nyo, sobrang dami ng ventilation sa paligid ng enclosure para yung circulation ng hangin sa loob maganda, lagi napapalitan, at hindi masasuffocate yung Tepo Clay na Celadonia natin. Kasi kung nakita nyo rin, syempre yung water dish, mag-evaporate yan. Tataas yung humidity kung yung enclosure mo, hindi maganda yung ventilation. At kung nakikita nyo nga yung ipis dito sa enclosure niya, nag-feeding ako kanina at yun yan, hindi ko in-expect na nag-molt din pala siya. Kaya kung nakikita nyo, andyan yung molt niya. So itong Tepo Clay na Celadonia ko ay kinikip ko siya sa 80 to 85 degrees Fahrenheit. Okay na para sa kanila itong gantong temperature. During the night naman, okay na sa kanila kahit mga 65 to 70 degrees Fahrenheit. Buhay na yung Tepo Clay na Celadonia nyo dun. At itong Celadonia ko na to, bago ko inilabas ito, nasa akin na siya at nakadalawang mold na siya sa akin. Isang beses ko lang siyang nakitang nasa labas. Yun ay nung gutom siya. Hindi ko siya pinakain ng isang linggo. Itong mga Tepo Clay na Celadonia na to, bihira mo silang makita. Lagi lang sila nakatago sa trapdoor nila. Lalo na pag ganito kalalaki, nestling. At ang pinaka-importante lang talaga dito, huwag na huwag kang mag-iiwan ng buhay na feeder kasi maliliit pa itong mga ito, sobrang liit pa. At bihira mo silang makita mag-hunt pag pinapakain ko itong mga ito. Usually, nag-scavenge lang sila sa mga pre-killed na nilalagay ko. At syempre, lagi silang nakatago dun sa trapdoor nila. Hindi mo malalaman kung pre-molt ba or nag-molt sila kasi hindi mo talaga makikita. Mas safe na talagang mag-iwan ka na lang ng pre-killed lagi kaysa mag-iwan ka ng buhay doon, lalo na ganito palang kalalaki. At medyo mabilis din silang lumaki. Depende kung saan mo ilalagay na temperature. At syempre, isa silang dwarf species. Usually, in about a year, nagmamature na sila. Basta kung meron kayong type of clay na Celadonia, para maiwasan yung masuffocate yung alaga nyo, lagi nyo silang i-keep sa dry na environment. Mas mabubuhay sila doon. At yun, napakagandang may add to sa collection natin dahil talagang napakaganda. Yan ulit ang ating Tepo Clay na Celadonia or ang tinatag na Brazilian Jewel. Itong yung nakamalod sa pinakita ko sa inyo, yun yung way kung paano ko inaalaga yung Tepo Clay na Celadonia ko. Kaya nasa sa inyo na lang lahat kung susundin nyo ba or gagayahin nyo ba yung ginawa ko. Pero para sa akin, napaka the best to dahil wala akong problema hanggang ngayon. Pag-aalaga natin sa Tepo Clay na Celadonia natin ay tinulungan din tayo ng kaibigan natin na si Jonathan. And also, check out his Instagram at Envenomated. Yan ang Instagram ni Jonathan. Maraming magagandang pictures and videos dyan ng mga alaga niya. At yan, napaka-effective nung binigay niya sa ating information sa pag-aalaga ng Tepo Clay na Celadonia. Shoutout nga pala kay
Chicken Boy, saka sa Fangs and Pedipalps. Shoutout din kay Chico. At shoutout din kay TY Man. Salamat sa panonood, mga lods. At yan. Ito nga pala, kung gusto nyo pang makakita ng mga o makapanood ng mga magagandang alagang tarantula, ito mga tropa natin na Filipino vlogger din. Ayan, kay Paxen TV. Yan. Follow nyo yan kung mahilig kayo sa mga malaking species gaya ng Pamphobidius at saka ng mga Zinestis. Marami siya nyan. At eto naman kay The Devourer din. Panoorin nyo rin yung sa kanya. Nagsisimula pa lang siya pero sana supportan nyo din. Panoorin nyo rin. At mga bigatin yung mga tarantula nito. Tropa natin, Eco Rants. Check out nyo din yung Facebook niya sa mga Ilocano dyan. Yan, Ilocano Maitsuna. Go follow him. Saka check nyo yung Facebook page niya. So, ayan. Sana nag-enjoy kayo sa video natin at nagandang kayo sa mga bago nating alaga. Kasi ako talagang na-starstruck ako sa mga bago nating alaga. At yun, dito ko na tatapusin itong video natin. At salamat sa panonood. Muli, ako si Exotic Panda. Peace out. If you enjoyed this video, give it a thumbs up. Then hit the subscribe button. And also, tap the bell icon so you'll get notified to my future uploads.